Hi mga palangga, it's Megan JP, and in this video, we're going to have another credit card talk ulit. And pag-usapan natin mga palangga kung ano nga ba yung pinagkaiba ng minimum amount due sa total outstanding amount due na nakikita natin sa ating mga SOA. So without further ado, let's get into our video! So sa mga past videos natin mga palangga about credit card, ang dami ko pa rin na-receive na mga questions, na dami pa rin confused understanding our credit card bill. And one of the confusions nga dun mga palangga na karamihan sa napapansin ko is yung minimum amount due at yung total amount due. And may mga na-receive din ako questions kung okay lang daw babayaran yung minimum amount due instead yung total amount due. Therefore, I created this video mga palangga para maliwanagan tayo kung ano nga ba talaga yung pinagkaiba at bakit nga ba merong nakalagay na minimum amount due at saka total amount due dun sa ating credit card. At para madali yung ating pag-explain mga palangga, kuha tayo ng sample ng aking statement o ng aking SOA. So, itong SOA ko, ito yung pinaka most recent statement ko mga palangga. So, dito sa pinaka upper right ng first page ng ating SOA, meron dong box doon na naka-indicate yung ating customer number, yung ating statement due, yung payment due date, yung ating credit limit, total amount due, at doon din nakalagay yung minimum amount due. So, sa pag-examine ng ating mga bill mga palangga, napakalaga talaga na malaman natin kung ano nga ba talaga yung statement date natin. As usual naman, lagi naman ganun yung ating statement date, di naman siya nagbabago unless mag-request ka to change your statement date. Kasi yung statement date natin mga palangga is equivalent into close date of our billing cycle. So, let's say for example, sa case ko, dahil yung statement date ko dito is every 7th of the month, so February 7 siya. So, that means mga palangga, itong bill na na-receive ko on February 7, it covers from January 8 into February 7. So, nag-start siya noong January 8 mga palangga at nag-end naman siya noong February 7. So, ganun lagi yung aking billing cycle. And bali, lahat ng mga charges na mag-reflect dito sa bill mga palangga, which yung nakikita naman natin sa total amount due. So, lahat ng mga charges dito is lahat ng coverage or mga usages ko from January 8 into February 7. Not just only that, kung meron pa kayong mga unpaid balances or yung mga other fees pa, so dito din magre-reflect sa total amount due. So, sa madaling salita mga palangga, yung total amount due na nakikita natin sa ating mga SOA is kailangan talaga natin siya mabayaran on or before the payment due date na nakalagay doon, which is February 27. So, basically kay BPI mga palangga, yung due date niya is 20 days after the statement date. So, lang sure sa ibang mga credit card provider kung paano nga ba nag-work yung kanilang due date, pero kay BPI is yun, 20 days after the statement date. So, kung na-issue siya noong February 7, which is close date ng billing cycle ko, so mag-due itong total amount due ko on or before February 27. So, kailangan mabayaran ko yung buo, yung total amount due, on or before the due date. And now, may mga na-receive din naman akong questions mga palangga kung okay lang daw ba paunti-unti siyang bayaran. So, hindi siya isang bagsakan na bayaran mo yung total outstanding balance. Which is, to answer naman, pwede naman mga palangga. You have the option to pay na paunti-unti, like kalahati ngayon, kalahati naman sa sunod. Basta, on or before the due date ng iyong bill na nag-reflect dun sa due date na yun. Kailangan, on or before the due date is mabayaran na natin ng buo yung total outstanding balance. So, it's up to you naman. Pwede nyong, let's say for example, ngayon is February 20 na. So, pwedeng kalahati ngayon. Tapos on February 25 is kalahati naman. So, pwede mo siyang paunti-utiin mga palangga. Basta mabuo natin yung total outstanding balance before the due date ng ating SOA. So, example nga dito mga palangga, itong ating SOA na meron tayong total amount due of 21,840 pesos and 03 centavos. So, dahil sa February 27 pa naman yung kanyang due date, so may option ako mga palangga na hatiin siya. So, let's say, kalahati ngayon, 15K ngayon, tapos yung remaining naman is on February 25. So, nasa sa atin naman mga palangga kung kailan natin siya bayaran or kung gusto niyo siya hati-hatiin or bayaran ng buo. Basta, ang mahalaga dun is mabayaran natin yung total outstanding balance on or before the due date ng ating SOA. And as a friendly reminder din mga palangga na bigyan natin ng time yung pagpaprocess nating payment. Kasi may mga payments na it may takes within 24 to 48 hours bago mag-reflect o bago mag-post sa
ating BPI account. And now, pag-usapan naman natin mga palangga, yun nakikita nating minimum amount due. So, dito madaming nako-confuse kung bakit nga ba may nakalagay na minimum amount due. So, itong minimum amount due mga palangga, as always, consistent siya nag-reflect as 850 pesos. So, since nung first bill ko hanggang current bill, so lagi siyang 850 pesos mga palangga. Pero, nabasa ko mga palangga sa SOA na kung ang bill nyo, let's say for example, is less than 850, yung total outstanding balance or yung total amount na nagamit nyo. So, yun na yung pinaka minimum amount due doon. At itong minimum amount due, mga palangga, sa madaling salita, ito yung strategy ng mga bank para kumita sila. Kasi kapag binayaran na natin yung minimum amount due, mga palangga, instead of yung total outstanding balance natin, so doon kikita si bank kasi i-charge na tayo ng mga fees or ng interest. Kaya naman, lahat ng banks or credit card provider is nagpo-provide talaga sila ng minimum amount due na pwede nating bayaran. And the reason behind that, mga palangga, kasi masaya yung mga banks kapag binayaran na natin yung minimum amount due. Kasi nga, doon sila kikita sa'yo ng mga interest o mga other fees. At itong interest, mga palangga, yung mga fees is nakadepende doon sa total unpaid balance natin. So, hanggat meron tayong unpaid balance, so let's say for example, itong bill ko, 21,840. So, kapag binayaran ko lang itong 850, so meron pa natitira on or before due date. So, meron pang unpaid balance. So, doon magbe-base si bank ko mga palangga para i-compute yung ating interest o yung extra fees na madadagdag naman on our next bill or our next statement. Kaya, karamihan sa mga nababaon sa utang is hindi lang nababayaran yung buong principal. Binabayaran lang nila is yung minimum amount due. At hindi nila napapansin na nadadagdagan na siya na nadadagdagan ng mga extra fees sa mga next bills. Kaya naman hanggat maaari mga palangga, please, bayaran natin yung total outstanding balance natin, yung total amount due at hindi yung minimum amount due. And now, pag-usapan naman natin kung ano nga ba yung kahalagahan ng pagbayad ng minimum amount due kaysa sa wala tayong maibayad. So let's say for example, itong bill na ito mga palangga is wala ka masyadong maibayad. So, 850 lang yung meron ka. So, kapag babayaran lang natin yung 850 o yung minimum amount due, mga palangga, the good thing for that is hindi na tayo matcha-charge ng late fee. Kasi yung late fee is 850 pesos din yun. So, kapag wala talaga tayo na ibayad, mga palangga, with this bill, kahit yung minimum amount due, not just only with the interest, but also, magre-reflect din yung late fee natin on the next bill. Pero, kung nabayaran naman natin yung minimum amount due, mga palangga, so, hindi tayo magkakaroon ng late fees. So, active pa rin yung card natin, magagamit pa rin natin siya, hindi siya masuspend, hindi siya marirestrict. Yun nga lang, although hindi rin tayo masyacharge ng late fee kasi nabayaran naman natin yung minimum amount due, pero hindi natin may iwasan yung mga fees, yung mga extra fees o yung mga interest na magre-reflect on our next statement. Kaya naman, it's really important pa rin talaga na mabayaran natin yung total outstanding balance para maiwasan natin lahat ng mga fees or extra fees. At isa sa mga napapansin ko na maraming confused is dahil sa ating online account. Kasi dun sa online account is minsan iba yung nagre-reflect doon sa ating statement or yung sa ating SOA. So para ma-avoid natin yung mga confusions mga palangga, lagi lang tayo mag-base doon sa ating SOA o doon sa ating statement of account. And kapag na-access nyo na mga palangga yung inyong mga SOA, yung statement, lagi nyo hanapin itong box na to na kung saan naka-indicate yung total outstanding amount due. At yun yung dapat na amount mga palangga ang kailangan nating mabayaran on or before the due date na naka-indicate doon. And now, bakit ko naman nasabi na wag lang tayo mag-rely sa ating online account? The reason behind that mga palangga, kasi itong online account natin is nagre-reflect lang doon lahat ng mga charges na meron tayo. Hindi niya sineseparate kung ano nga ba yung mga charges na kailangan mong bayaran from your previous statement and also with your current bill. So, hindi siya nakaseparate. Talagang nadadagdag lang siya na nadadagdag doon. So, let's say for example nga mga palangga, itong current statement ko is hindi ko pa nabayaran. At dahil ngayon ay February 20 na, so which means may mga nagamit na ako mga usages noong February 8, February 9. So, after nitong statement date na to, is may mga nagamit pa akong usages sa aking credit card. So, di bali, doon sa ating online account mga palangga, madadagdag pa doon yung mga nagamit natin from February 8 onwards or up to present. Pero, huwag tayong malilito mga palangga. So, instead of relying doon sa online account, lagi lang natin i-check yung ating bill kasi doon lang naman talaga naka-indicate yung dapat natin bayaran, which is yung nagamit natin noong January 8 to February 7, a total of 21,840. And yung mga usages naman natin mga palangga from February 8
to March 7 is magre-reflect naman siya on my next bill or my next sawa na mag-generate on the statement date of March 7. So, ganun siya nag-work, mga palangga, yung billing cycle. So, that's it for this video, mga palangga. I hope I was able to clarify kung ano nga ba yung differences between the minimum amount due and yung total amount due na nakikita natin sa ating mga credit card. Again, as a friendly reminder, mga palangga, much better to pay the total outstanding balance, yung total amount due, instead of the minimum amount due. At kung may gusto kayo recommend, mga palangga, or anything that you would like to share, just comment below. And if this video helps you, mga palangga, please like and consider subscribing na din in this channel for more helpful videos like this. As always, thank you so much, mga palangga, for watching. It's me again, JP, and also remember to be kind to yourself and to others. Hanggang sa muli, paalam!